Talagang tanong niya kasi si Paul, hindi man dumaan sa gospel ng dinana natin. Natantil na namatay siya, physical. E tayo, sabi ni Jan, kung talaga namatay tayo ni Libing, twice pa. Okay? Ano yung reaction natin doon sa mga sinabi ni Paul na yung mga may asawa, ituring na wala, yung mga may pag-aari, pera, kayamanan, lote, lahat. Turing na parang walang pag-aari, di ba? Sa mga dalaga, buti pa, huwag kayong mag-asawa, di ba? Sa mga binata, mga balo, huwag na kayong mag-asawa, mga ako kayo. Pero kung di nyo matiis, okay lang, di kasalanan, di ba? Sabi niya. 1 Corinthians 7. Tinatanong ako ngayon, Yung paano isa ka na, masasabi ko? yung isa ngayon. Okay, ito, marami akong sasabi, pero shortcut lang. Yung mga mag-asawa, pinaghiwalay ko. Binubuwag ko yung pamilya. Sipin mo yun? Di ba cultic yun? Sheila? Ha? Ha? Yes, Si sa Paul balik nga. ka rin po Ah. sa Pero may konting element of truth si Paul doon. Ha? Sabi niya, pagka yung masaya niyo ay sumunod. Diba, talagang incorrigible na, hindi pwedeng masaya. Okay? Diba, si Shasha, hindi pwedeng masaya. Kaya lang, kailangan tumakbo ka na, lumayas ka na rito. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Kasi pinalaya tayo ng Panginoon, huwag din palipin sa mga tao. Sinabi niya yun. So si Paul, napaka-radical din. Kaya lang si Paul, meron siyang hindi pa nasabi, nasasabihin ko. Na lahat ng umadlang, kahit sino, kailangan kapuotan mo. Anay, tatay, asawa, anak, lahat. Kasi yung biyahe sa langit, hindi biro-biro. Hindi biro-biro. Yung lahat ng nangyari sa daigdig, puro corruption, puro immoral, puro katarantaduan, makasatanas. Magbiruan yung sarili, pamilya, lipunan, buwagin, buwagin lang dyan. Gobyerno, yan, napaka-radical. Gobyerno. Pagsama-sama mo si Joma Sison, lahat na, si Che Guevara, si... Wala yung mga yan, ISIS. Dapat yung Christian na tulad natin itong huling araw, wala, magmumukha silang grade 1. Oh, nasagot ba kita to? Okay. Para malungkot ka. Hindi. Okay lang. Ha? Pat, gusto mo iwalay si Birot? Hindi naman kumukontrol. Yan, pag hindi kumokontra, at ikaw ang kumokontra, si Birot ang Oo, siya sasabihan ko. ako ah. Okay? Pero pag kumokontra, kasi yung burial na sinasabi mo dyan, pinuputol ang lahat ng relationship. Si Paul nga, hindi pa nga dumaan dun eh. Malabo kay Paul yun. Nung namatay na siya talaga, nilibing, ayun lang, doon tayo dudugtong. Kasi hindi pwedeng ma-rapture. Eh, yun pa naman ang message ko nung araw pa. 1974 pa, yun ang obsession. Ma-rapture. Lahat ng mga library dyan. Nakikita mo, ako lang nakapirma sa pag mga librong rapture. Ewan mo, doon yata talaga ako tinalaga ni Lord. So, rapture. Eh, gustong-gusto ko ma-rapture. Yung buhay na dadatnan. Kaso, bahala si Lord. Patay na dadat. Kaya lang, maliwanag sa akin ngayon, tulad ng sikat ng araw, pag walang eclipse. Kasi eclipse ngayon eh. Eclipse ngayon. Oh, sabi ng iba, napaka ominous. Napaka ano, yung mga pamayin, napaka samaraw nitong ano na to, itong eclipse. Eh? Sa akin wala. So yung last days, tapos saan dine-eclipse, yung message ni Paul, sa ano mga early medieval Christians. Kasi nga, rapture. Ang ina-expect natin yung rapture, last days. Last day of the last days. Sino mang hindi naniniwala doon, may pagkabobo, may pagkatangengon, hindi siya nag-aral, hindi siya nagbasa, hindi siya, kahit abogado siya, kahit member pa siya ng Supreme Court, tangengon siya kasi yun ang pinaka-vital history na pwede niyang matutuhan kung siya may common sense. Kasi pag nag-aral ka talaga, yun ang mararating mo nitong huling araw. Magkaka-rapture. Okay? Sigurado yun. Hindi ko sinasabi yun dahil ako'y religyoso. Yun talaga yung pinakatiyak na yun. Yung darating si Lord. At yung mga patay na nasa kanya, those who are in Christ, yun ang unang bubuhayin. Maliwanag. 1 Thessalonians 4, 1 Corinthians 15. Tapos tayo mga buhay, mystery, sabi ni Paul. I tell you a mystery. We shall not all die. But in a moment, in the twinkling of an eye,
we shall be changed. Be changed. Paano ako masasama ron? Yan ang obsession ko nung araw. Yes. Kasi kung hindi ako masasama ron, sigurado akong lilitsunin dito sa tribulation period dito. Hindi, kukunin lang ako. Baka ito na si Lord, may kukunin. Pagdating ni Lord, kukunin niya dalawang klaseng tao. Amen. Okay. At itong sinasabi kong ito, naka-tape ka. Okay. May kurente si Kuya ta. Kaya yung pag sa atin ko ngayon sa yung huling araw na sa yan ayon ayon ni Satanas yung message na to. Oo, ganda sana yung mga gumasa gospel kuya. Yung pag sinabi na mabuhay kayo sa mga bagay na panglangit. Okay. Tapos ngayon nandito tayo ngayon sa daigdig. Okay. Ano po yung mga bagay na panglangit? Mabuti tayo tarami. So, balik ako sa rapture. Ang dadat ng buhay ng Panginoon. Okay, sana kung patay ka eh. Yung namatay ka na tulad ni Philip, tulad ni na Rose, tulad ni na Jonathan. Wala akong problema niyo, wala tayo. Ako talaga, kumisang gusto ko pa yung ganun eh, yung mamatay ako. Yung naniwala ako sa gospel, tapos namatay. Okay lang, napakaganda. Sigurado ka na, okay? Dead in Christ ka, maganda ka na lang ng, hindi yung signs of the times, kasi patay ka na eh. Yung trompeta na lang, sabi nung pinost kanina ni Glenda yata. Yung makakalimutan mo yung mga pinapost mo, inuulit ko lang. So, I'm not waiting for the signs of the times. I'm waiting for the trumpet. For the, I'm waiting for the not seeing it, hearing the trumpet sound. Yun, gusto ko. Kahit ang ganun, wala akong pakialam kung mag-pistrate sila, dumindol dito, wala akong pakialam. Okay? Ang inaantay ko ngayon, yung trumpet sound. At pagtunog doon, gusto ko talaga, tatnan akong buhay. Ngayon, kung patay, walang problema, sabi ko na kanina. Pero kung buhay, titiyakin ko na yung requirement pag mula ng 1992, gets ko yun. Ano yun dyan? Yung kailangan nalam ko na bago ma-resurrect, okay, ma-transform, at akit sa langit o rapture, kailangan namatay muna ako nilibing. Kasi ang padron na hindi natin pwedeng sirain o kaya i-modify, yung death burial ni Kristo. 3 days, 3 nights, walang kulang yun, ha? Walang labis, walang. After 3 days, 3 nights, saka pala siya na-resurrect at umakit sa langit. Tanong dyan, ikaw ba may requirement na gano'n? Meron ka man 3 days, 3 nights. Dahil kung wala, dinatnan ka ni Lord, doon ka pa lang sa gitna. Delikado ka dyan. Baka mamaya hindi na-validate yung gospel mo kasi yung discipleship mo kulang. Bah! Anong kulang? Sumusunod kami sa Panginoon, nagpe-fellowship tayo, nagbibigay na, alas mamatay na tayo sa coffee place. Anong kulang? Ha? Yung all. Yung discipleship, pagka pinag-aralan mo yan, forsake everything. Forsake all. For Christ. Yun ang requirement. Pag kulang yun, hindi ka doubly holiness. So, paano nagkukulang yun? Dami yata talagayan ko. So, balik tayo dito sa dadat ng batayang buhay. O naman, kung negatively speaking, talagang nakikita ni Lord, yung luma na ating pagkatao na anak ni nanay ni tatay, patay na nakalibing. Parang si Freddy. Parang si Jonathan. Negative yun. Okay? Wala ka ng desire dito sa daigdig. Have a little desire as a dead person does. Sabi ni Paul, sa Colossians 3. Tanong, mayroong pa ba akong desire sa daigdig? Siyempre, mamuni-muniin mo yun. Kasi baka mamaya meron pa. No? Tumitibok ba puso ko? So, sa apo. Kasi yun ang araw, chicks. Ngayon, apo na. Ako, minsan, pagka... minsan, meron din. Okay? Pero pagka ganun, dyan, in-examine yung sarili ko. Nagpapantasya ba ako? Nag-iisip ba ako ng, alam mo na, kalaswa? O pagka meron pa, aba, hindi ba ako nakalibing? Di ba? Mayroon akong pita ng mata at puta ng laman. Pumuputa ako. Kasi akala ko ba, bride ako ni Jesus. Ba't ako nangangalan niya? Ba't ako nagkakamit ng adultery? Samahin. Di ba? Nagagalit ako. Nagagalit. Sino hindi nagagalit? Di ba? Ba't ako nagagalit?
Kasi ang pangalo niya, pagpatay, wala, pagpuhat, galit, pareho lang. Mm-hmm. Hindi nga ako pumapatay, hindi nga ako nangangalo niya. Nagagalit naman ako. Kasi nga sabi ko sa kanya, binubuli mo si Billy. Dapat naman talagang bulihin si Billy. Ay, si Billy. Pero pati yun, hindi dapat. Amen. Kabuli-buli si Billy. Ang pangalan niya tayo talagang propeta. Billy the Bully. Pero pati yun, hindi ka nga pumapatay, hindi ka nangangalo niya, hindi ka nang bumuli, hindi ka, naumiinom ka naman, sabi sa Bible, kung pareho lang yun. Pare-parehas lang pala. Kahit hindi ka naglalasin, umiinom ka lang, ha? Sipin mo yun? Siyempre, papakatwiran natin yun. Pati si Jesus, kumuha na hala. Pati si Paul, sabi niya, eh, balit, drink no longer. Ang dami nga lang eh, dami nga. Kaso sabi rin ni Paul, eh, yung mga sumisimpleng gano'n at mga kaurinon, isip pa nga lang, hindi ka na pwede sa karya ng Diyos. Gita mo yun? Kala ko ba salvation by grace through faith? Diba? Ito yung problem ko nung araw. Salvation by grace through faith nito. Eh, apektado ako ng evangelical Christianity dyan. Hindi lang ng Marxist philosophy yung ng Catholic yung liberation theory. Ang talaga naka-influence sa akin ng almost 90%. Evangelical Christianity. Yung we are saved by grace through faith. Hindi kailangan ng gawa. Masisave ka. At matagal kong pinreach. Mas Luther ako kaysa kay Luther. Mas Calvinist ako kaysa kay Calvin. Alam mo yun dyan? Diba? Kasi meron tayong death burial. Resurrection and ascension. Sila wala. Napaka-talino nitong pinalo ng Panginoon sa atin. Sumasamayan mo yung mga seminary nila, wala. Sa totoo lang. So, nandun yung mind ko. Kumbinsido ako ng salvation by grace through faith. Walang discipleship na kailangan para maligtas ka. Sinasabi ko rin yun. Kailangan din ng good works. Ephesians 2:10. Kailangan dyan, faith without works. Works. Kailangan din ng works. At napakaraming verse sa Bible para justify na kailangan ng works. Kaya lang, ini-chipera ko yun. Kasi baka makadagdag doon sa grace through faith. Kulto ka kasi pagka dinagdagan mo yung by grace through faith. Tagal ko rin yung lecture. Ang problem, itong huli na araw, kahit anong gawin ko yung sipyo na yung church na di man dapat ako yung ginawang malulunod. May kulang ito yung church. Hindi ko nang pwedeng salungatin yung aking tinuro. For the last 27 years na salvation is by grace through faith. Kasi alam ko yun ang accepted sa Christendom. Ayaw kong maging kulto. May sabihin po kaya yung... Kaso itong huling araw dyan, may mag-trigger. Dito sa... Ayaw ko yan. Itong sinasabi ko. Itong pinipreach ko. Hindi ko doctrine. Okay? Kaya lang, nag-trigger. May nag-trigger. Ito sa sinasabi ko. So, yung the salvation by grace through faith, napakagandang doon. So, yun ang gusto ko sana. Matagal ko yung tayo sa Lord sa ganyan. Kasi baka may madagdagan ko. Disqualify ako. Ala, pagkatapos ng trigger, ito na. Sumobra naman yung discipleship ko dyan. Alam ba rin? Nire-review ko yung buong Bible niya. Buong Bible? Nakikita ko yung kamalian ng mga Christian sa Bible. Pag wala sa Old Testament. Alam mo dyan, yung Old Testament, sabi ng mga ibang Christian evangelical scholars na naka-impresya sa mind ko. Mga top caliber thinker sa buong daigdig, sa mga seminary sa Amerika. Na mga Old Testament people na say, not by grace, through faith, tulad ng mga early Christian, ng mga Kristiyano, but by obedience sa law. Ano mo yan? Matagal ako nag-amen doon. Ngayon din ah. Ang mga Old Testament people, na-save din by grace through faith. At nung na-save sila, sa pamamagitan ng observance nila sa ceremonial law, may discipleship din. Sinabi ko na kanina. Ten Commandments. Ano yun? So, Ten Commandments. Basic principle. Na napakalawak i-explain. May 600. All in all, 610. Ceremonial, moral,
ang discipleship nila yung moral at saka Julian law. Pati dietary, observer. So, yun. Diyan, ha? Kita ba? Wala na yung nagsasabi ng Evangelical doon. Mali yung mga Christians sa interpretation nila sa Old Testament. Not only the Catholics, but even the Protestants. So, yes, sa New Testament, ito na naman. Mali lahat. Catholic, Protestant. Ito, napakasakit sabihin ito kasi mga Protestant, napakalapit sa puso ko. Kahapon lang, ini-interview sa DJS, sinabi ko sa'yo, kahapon nagpe-paint ako. Inaangat ko, eh, pastor. Napakausay niya, napaka-low profile niya, napaka-bayad, napaka... Alam mo, talagang puspos ng Holy Spirit. Kaya lang, pagdating sa soteriology, sumablay dyan. Dung pa naman yung pinakamarindi. No? So, yung entry, pagka mali yung entry mo, sabi ni Jesus, tulisan ka. Hindi ka dumaan sa pinto, hindi yung mga doctrine. Yun nga, yung salvation, accepting Christ, surrender. Wala talagang ngayon, ano lang ako, death burial, resurrection. So, itong gospel na alam ko, kala ko ito na yun. Kasi yung works ng araw, nasa video, yung kahapon yung ano, Abrahamic. Diba dyan? Mm-hmm. Hindi yung tulad yun na malabna, okay? Ako, kailangan talaga, yung kay Abraham. Mm-hmm. Pinatay, sure. Pero yun ang works. Mm-hmm. Nag-justify dun siya. Okay. Eh, ngayon sa akin ngayon, mawala yun. Natabi na naman dyan. Ang works ngayon, yung discipleship, yung pagsunod sa Panginoon, mm-hmm. pagbinasa mo yung terms of discipleship ni Jesus Christ, all, forsake everything, all. You cannot be my disciple if, di ba? Hindi ka napopot sa nanay mo, tatay mo, ganyan. Sa Amerika, may nagano'n ito, yung nag-literalize, yung boys in the desert. Persecuted sila ngayon. Yung lordship. Tinawag silang lordship salvation. Ang kulto. Ngayon, ang tatalino nila. Ang kulang lang nila yung gospel natin. Ang presumption nila, dumaan sila sa gospel, dahil tinanggap si Jesus, kaya mali yung discipleship heavy. Hindi pa natin nagagawa rito. Sila lahat tumalis sa trabaho, binibenda lahat. Tapos nagko-commune. Oo, mag-pipreach sa araw-araw. May mamarindihan? Eh, magaganda sila. Napakagwapo. Napakabata, mga professional. Kumbaga, meron silang repealing station. Sinara, binenta lahat. Yun, parang ginaya yung mga early Christians. So, ang problema sa kanila, wala silang gospel. Wala. Pag wala kang gospel, tapos may discipleship, wala para kang may katawan, pero walang spirito. Ang dalam nyo naman ng katawan na walang spirito, patay. Ang problema naman sa atin, pag may gospel tayo, tayo na to ha, tapos wala naman discipleship, wala din. Parang nandiyan ang Diyos, pero walang, asan? Pag walang katawan. Spirito, walang katawan. Patay! Natin kompleto, no? Katawan, may spirito. Ganyan ang mga Christian sa bundok, gano'n na gano'n. Wala silang gospel, yung iba may discipleship, patay. Yung iba, akala nila mayroong gospel, walang discipleships, easy permission. Patay din, lalong patay, double din. So wala, walang pag-asa sa bundok din. Wala. Tuloy ang labas ng kanilang Christianity, napakalam yan. Pinapasura na lang dyan. Yung mga Christians, wala na. Sa Europe, kapon, mayroong no? Author na napakarindi. Interview sa Hoover Institute, yung institute. Nag-iibis. Bakit daw pumabagsak ang ito? Nagiging Muslim. Paano yung mga Christian? Wala na. Wala na nagsisimba. Yung mga kabataan sa internet na lang, kaya lang, kauwi-uwian pa nila, 80s. Tulad ng anak ni Olo. So hindi mo sila masisi. Yung Christianity na itarim sa daigdig, hindi Christianity. Church-chanity. Luciferic. Yan. Moral, lahat. Simba, mayaman. Pero mahirap. Bulag. Makakita, pero bulag. May damit, pero ban. Christianity. Bakit? Wala kasi silang spirit. Walang gospel. May konting form of godliness, pero they are denying the power thereof, yung gospel. Ang problema, ito na sa atin. Tayo, walang problema pagdating sa gospel. Ito, sinasabi ko ng buong katalinuhan, ng buong
sincerity ng buong whatever. Wala tayong problema sa gospel. Eh, ito na lang ang gospel sa buong daigdig. Wala nang iba. Tayo na lang talaga ang magtanong. Tanong, meron ba tayong discipleship? Yun na ito. Pag wala, pati yung gospel na erase yan. Gospel without discipleship is just like faith without work is dead. Parang spirito na walang katawan, patay. Wala rin. So, nire-review ko lahat ng alam ko. Baka mamaya nasingitan ako ng isang kaisipan na foreign sa mind ko, maral demonic, satanic, at ba't naradagdagan kong pilit tong gospel, okay? So, nire-review ko yung Bible. Kita niya ako, nire-review ko yun. Basa rito, basa rin, pray dito, pray doon. Yung mga pinopost na mga to sa ano, sa Facebook, nire-review ko lahat. Pati yung kay Soriano, binabasa ko yung mga Bible. Baka meron ako namimiss. Kahit katiting lang, pagbibigyan ko yan. Wala, araw-araw, lalong na-reinforce sa mind ko. Kailangan talaga ang discipleship. Patunayan. Validate na yung pinapaniwalaan mo talaga. Yan na yan. Validation. At ano yun? Forsaking everything. For Christ. Ito yung napakapait. Pagkatapos mong kainin yung napakatamis na gospel, pagpasok sa sigmura, napakapait. Napakapait. Kasi yung pinakamamahal mo, kapopotan mo. Okay. Without any reason. Maliban sa Panginoong Jesus. Kaya kung hindi totoo itong hope natin, okay, itong pasasamba siya rito pa lang. Tapos i-deny mo lahat, pati yung mahal mo, crush mo, asahan mo lahat. Buti kung nag-away kayo. Wala. So, ha? Naintindihan niyo ako? Oo, kuya. Ang dala rito ni Lord, taba. Hindi ka pa yan. Ayaw niya yung umiibig tayo ng iba. Do not love the world or anything in this world, sinamorize. Pita ng mata, puta ng laman. Pita ng laman yun. At kapalaluan sa buhay. Pag inisa-isa ko yan, yung mga sabar niyan mo, nako, aniwala kayo sa akin. Baka kamukha niyo yung mga disciple ni Kristo nung sabihin niyang, sino man ang hindi kakaya ng aking dugo at iinom ng aking, kakaya ng aking laman. At hindi inom na aking dugo. Walang bagay sa akin. Naglayasan yung mga tao. Di ba? Ano ba ito? Bigat ng mga pananalitan ito. Ito na naman. Sinasabi ko, sa sarili ko, sa inyo, kainin yung laman ni Kristo. Death burial yun. Resurrection, ascension. At inumin yung kanyang dugo. Ipamuhay yung espiritu hindi sa'yo. Boring spirit na nanggaling sa Diyos ama. Sa eternity, biglang mananahan sa'yo dahil namatay ka. So, wala agit ka. Yung spiritong yan, iba yung gawain niya. Iba. Basahin niyo ulit sa Jesus Christ. At mula nang bautismo niya, nakumla na. Hindi na niya kilala yung nanay. Hindi na niya kinilala. Nanay niya, mga kapatid, nanang trabaho. Hindi niya nag-isip. Hindi siya nag-isip magligaw, mag-asawa. Wala. Yung mga sumusunod sa kanya, hindi niya sinabi magpaalam ka doon sa nanay mo, asawa mo, hindi. Follow me. Baga, on the spot. Sabi sa Bible, on the spot. Iniwan niyo kanila nga. Eh, kung ganyanin ko kayo ngayon, sino mo? Di ba? Ibig sabihin dito, kulang pa nga eh, sinasabi ko. Kulang. pero, balik tayo sa rapture. Sinong nakakaintindi ng history na pamukha ko sa supernatural, spiritual, etc., libre sa secular, ang hindi magnanasa na makalayas dito sa daigdig. Tangyay mo't lang yung gusto mag-stay rin sa daigdig. Kaya yung mga billionaire, ayaw nila rito eh. Diba? Si Rema, si Elon Musk, ayaw nila rito. Gusto na nilang lumipat ng ibang planeta. Meron silang nasisense ng daigdig
wala sa Diyos. Sinusubukan na ng Russia yung kanilang mga nuclear, theoretically, na isang nuclear lang, 6 cities ang major cities ang pwedeng burahin sa Amerika. China, Europe, Pakistan, India. Ngayon, mabilis na gumagawa ang Japan. Russia. Taiwan. Ang North Korea, nandiyan na. South Korea, papasok na. Philippines, palagay ko, gumagawa na. Hindi ako pwede magsalita, nasa area ko. So, ang gagawin mo rito? Ang Bible, napakaliwanag. Gugunawin niya ito. Tangihingot lang ang hindi naniniwala dyan. Hindi sila nag-aaral. Iba yung pinapag-aralan nila. Eh, tutulog sila sa pansitan. Eh, mga katulad ko, nung araw pa, criticism na ng mga tao sa akin, puro daw ako knowledge. But, masisisi ba ako? Di ba? Sisisi mo ako less kung nag-concentrate ako sa knowledge. Yung mga abogado, mga doktor dyan, ano bang pinag-aralan nila? Wala naman yan eh. Makamatay sila lahat. So magka-rapture. At pagka nag-rapture, tiyakin natin na... Yan na nga lang yung ano natin. Di ba? Yung ambassador, uwi na yan eh. At gugunahin na itong time. Ako sinasabi ko ito ng buong katalinuhan ha. Hindi ako religious. Ng buong katalinuhan. Kaya sabi ko nga kanina, habang papunta tayo dito, dyan, narinig mo ako. Ang gustong-gusto ko ay makipag-debate. Patutunayan ko sa sino mong matalino sa daigdig. Kahit sino ba siya? Na yung pinapaniwalaan niya, basura lang. Oh, in the context of nuclear race dito sa buong daigdig. Tapos yung daigdig natin, pati nga yung ating geological balance, nawawala. So, anong mapapala mo rito? Wala. Last day nga eh. Of the last days. Siyempre, magmumukhang tanga pag gaganito ka sa labas. Pero sabi nga ng mga pinapost nyo sa Facebook, ganun din si Noah. Not until, nangumulan na. Nangumulan na, sila lalata mukhang tanga. Yun na lang na doon sa loob ng argo, yung matino. Gusto ko na yung nasa loob ng argo. Kaya sa loob sa labas. Nasa labas. Sa ngayon, tiis muna tayo. Yes. Dito lang tayo nag-uusap ng ganito kasi talaga naman hindi ka tanggap-tanggap ito sa labas. Oh, hindi talaga. Build, tapos ikaw, mag-pay-prepare ka for destruction. Masa build sila eh. Kasi ang may... Anyway, ito yung requirement. Kailangan talaga nakatapos tayo ng death and burial. 27 years na sinasabi nila. Death, burial. Yun ang prime doctrine. Kalimutan niya yung resurrection, ascension, pwede. Kalimutan niya yung English, eschatology, pneumatology, wala nung G. Huwag kalilimutan itong formula na ito. Kung gusto mong ma-rapture, gusto mong ma-resurrect, okay, ma-transport. Dalawa lang ang tanda mo, death, burial. Death, burial lang talaga. Dumaan ba tayo doon? O dadaan pala? Kasi kung dadaan pala, kamukha ng tatay ni Abel, talagang umanda tayo. St. Peter's. Sabi nga ng Batista, sanda ka na ba? Pero mapalag naman din yun. Yun nga ang ano, di ba? Kung doon siya pupunta. Sabi ng Batalista. Yun eh, kung doon ka pupunta. Kay St. Peter. Siyempre, sa atin, sa Panginoon. Kaya siguraduhin natin, kaya dead in Christ, o dadan ng kabuhay, tiyakin mo, dumaan ka ng death, burial. So, dyan, ano yung negative? Ulitin natin. Na sign ng ikaw ay dumaan ng death, burial. Wala ka nang pakialam sa daigdig. Wala. Kahit kanino, kahit sino, kahit kailan, kahit... Wala. Kasi nilibing ka. Ganun ba tayo? Ganun ba yung mga nakikinig sa YouTube? Pag hindi pa, at mayroon pa kayong tinatangi, mag-iisip kayo, ha? Ng ano, future nyo, ha? Alak nyo bang mag-asawa? Alak nyo magtayo ng ganito? Alak nyo tapusin yung pag-aaral nyo? Meron pa kayong mga pangarap dito? Hindi dumaan sa gospel. Hindi, ha? Oo. Meron siyang desire. It's a day. Yung buhay na tao na normal sa labas, ganun talaga. Kaso, hindi normal sa Diyos. Satanic, demonic, luciferic. Basura. Bullshit. Sabi ni Paul. Lahat na activity rito sa daigdig. Damn. Tayo lang ba kayo, ha? Kakalian, gumumura ako. Dinahin ko lang si Paul.
So ano yung ano? Ano yung positive? Yung nga, wala kang gagawin. Wala kang sasabihin, kundi yung nanggagaling sa isip mo, yung soul and yung spirit. Okay? Walang ano ha, paradigm na millennium. Kailangan doon ka sa new heaven and new earth. Yung walang kasalanan doon. Hindi pwedeng magkasala. Hindi yung, ah, hindi ako pwedeng magkasala, ha? Pagmumura ako, mga gano'n niya, papatay. Hindi yung tinutukoy ko. Demonic, satanic yun. Yung posisyon natin, hindi tayo pwedeng magkasala kasi nga namatay na tayo, di ba? Okay, nabuhay mo ulit, tumakas na. Parang new heaven and new earth. Parang... Hindi na nagkakasala po. Oo, kasi wala na satanas ko eh. Wala na demons, walang evil spirit, walang law, walang love, or love. Yun ang paradigm. So, may, ganun ba tayo? Kung mapag-ibig yun nandiyan, talagang mahal natin yung church. Mahal natin yung mga kapatid. To the point of death. Ano, kaya suffering and death. Positive ito dyan, ha? Tinatanong natin sarili natin ngayon, talaga ba meron tayong pag-ibig? Sa Diyos, sa Panginoon Jesus, sa Holy Spirit, na nasa Diyos. Handa ba tayong iwanan ng lahat? Ito, na pinagkatiwala nila sa atin. Sa katawan, pamilya, business, whatever. Kung hindi, ay ako, delikado tayo dyan. Pag may tendency ka luminon, mag-value. Ano ang bagay din sa Diyos? Lot's wife. Naiwan ka. Parang ngayon naman yung parang... So ano yung discipleship? Parang nawawala yung gospel. Pang-rapture po kasi. Pang-rapture kasi ito. Double holiness. Yes. Hindi pwede yung holy ka lang. Baka gospel lang yun, okay? Holy Spirit lang ni Jesus. Ito, marindi ka rin ito. Kailangan talaga ni katitin na kasalanan, wala ka. Yes, amen. Yung bang parang early Christian martyrs, kahit tanong gawin sa'yo, wala lang. Wala. Kahit isang million beses pagbuti yung ulo, sige, ito. Ganon, for Christ. Anong papupugot mo ulo mo? Kay Christ, libo yung buhok mo, libo yung paulo mo, pabuputol mo lahat, na nakangiti ka po. Kung binabali mo ba yung bahay mo, yung lote mo, yung pera mo, yung apo mo, yung asawa mo, yung girlfriend mo, future mo. Ba't mo lang may bibigay ng ulo mo? Papariling ko ba? Papatayan na lang kami, di ba? Ang kaso, yung mga early Christians, gustong-gusto nilang umuwi. To die is gay. Baligtad yata tayo. Huwag muna. May plano pa. Parang sarap dito, no? Parang ganon. Lalo na kung kabataan mo. O tayo nga, matanda na eh, no? Mga kabataan, yan talaga. Malakas ka ba? May pera ka? Wala nang problema. Kaya siguro ang pahinga, hindi inalis yung ating mga kahirapan, mga problema. Kumbaga, ginagawa ng Panginoon niya siguro. Ginagawa tayong hindi komportable. Ako yung napupunan ko sa sarili ko eh. Every time na maganda yung pakaramdam ko, parang Lord, parang ganda pa rito. Parang inkwento ko sa'yo. Kanina bago ako pumunta rito, nakatapos pa ako ng isang painting na napakalaki. May bubuka pa ako ha. No? Pwede kong presyo nito pagka medyo sikat na ako, ng mga 80,000, 100,000. Bilis ba naman, no? Dalawang oras ko lang ginagawa. Ibig sabihin, at doon na naman yung tendency na wala ka nararamdaman sa... Usap ako, 700. Parang okay pa ako ha. Well, after all, wala pala akong cancer. Pala nararamdaman ko rito, nalang pala yun eh. Nagbago lang ako, sobrang pregnant. Yung konting desire. Samantalang, pwede ka naman praise the Lord, hallelujah. Lord, kami magagad. Pero pag may nakita akong konting parang desire. God is good na. Yung intentions na. Hindi, wala tayo dyan. Pero pag pinaserve mo sa Lord, yun ka ng problema. Yung motto ko, God is all the time. Sa inyo nang hindi ka pa pwedeng rapturein kasi mayroon pa. Amen. Yan talaga. Amen. Wala doon sa bagay, wala doon sa... It's, nandun sa puso. Yes, my heart. It is the motive. Deceitful of those things. And desperate, the wicked. Nainis ka pa, nagagalit, nagseselos, nagpobot, nagnanasa, yung pagnanasa ngayon. Namamantasya ka ng pera, namamantasya ka ng lalaki, babae, namamantasya ka ng ganito dapat ikat. Kumisan, totally wala akong ganyan. Inalis ko siya. Maya-maya, pagka na-caught off guard ako,
Kaya kanina sabi ko nga sa'yo eh, mas advanced yung mga unggoy ngayon. Parang gusto ko naman niwala tuloy sa evolusyon. Sinumpa ako na. Kasi yung unggoy nagmasok dito sa bahay niyo, live sa SBN. Hindi na no? Binasag yung TV niyo. Kasi hindi niya mabuksan. Bad trip. Dapat ganun tayo. Basagin ang lahat ng pinanggagalingan ng kasalanan. Alisin, dukotin. Butulin, sabi ni Jesus Christ, kung kamay yan, o kaya mata, dukotin. O yung unggoy, siguro pinanggagalingan ng kasalanan niya. Nailigman ako ng TV yung matanda dyan eh. Inutosan yung unggoy. Sabi nga ni si Asya, nag-level up yung unggoy. Ibig sabihin, buti pa yung unggoy, no? Radikal. Kasi yung bigas, pinawalang visa, ginanyan niya lahat. Inalak na eh. Ayun ang umaga. Bakit daw si Bailey ganyan? Ito, kahit naririnig tayo. At hindi niya malis yung ano niya, yung addiction niya sa cellphone niya. Okay, bahay mo si Billy. Na-explain ko sa kanya, psychological. Pero nga ko ito, subukan mo. Alisin natin yung ating mga cellphone. Mm. Okay, pag nag-cellphone tayo, ginagamit naman ni Lord. Magtago tayo, kasi hindi lang nakikita. Okay? Mm-hmm. At yung TV, alisin. Okay? Yung TV na yung malaki, hindi na namin ginagamit. Sira kasi. Oh, pero wala, meron pa naman kalahati. Ay, kawal pa rin doon pala kalahati rin. Diyari, kalahati ng ulo. Sabi ni Lando, nag-rinda, huwag na. Tuwa-tuwa ako sa loob eh. Sana matuluyan masira. Para hindi ko na, hindi na ako manonood ng ganito. Diyan lang ang cellphone yung mga CNN. Ano lang yun eh, pampasira ng oras. Ang baka si Billy sa CNN. Si Levy nga, nagigilty eh. Di ba, no? Nag-galing ka sa Levy siya. Nalis nila. Puro dispensasyon na lang yung nandun siya. Sa TV niya po. Sa TV nila, guys. Sa TV niya. Dispensasyon. Tawa niya po, dispensasyon. Mas, pero radical pa rin yung unggoy. Eh, binasag niya yung... Binasag niya yung TV. Okay. Yung pwede kang kalimutan. Kulang ka pa, okay? Das advance pa yung ano siya, mas radical yung unggoy. Pero kung basagin. Okay, so anyway. Kaso lang yung sa unggoy ko, kuya. Matali niya pong basagin kasi hindi kanya. Sabi kaya, Dede. Hindi kanya. Subukan mo ako. Alisin yung TV. Hindi niya kayo nakikita, hindi na, eh, kaso si nanay kasi nanonood ng ano, probinsyano. Eh, pag nakita ni, ano yun, ni Dick, tsaka ni Billy. Ay, kala nila, nanonood tayo. So, ako hindi naman nanonood, naririnig ko lang yung, ako pa, hindi ako masura sa akin. So, ako yung mga yan, kung ano yung nakikita sa atin, kagayaan nila. Totoo yan. So, kung gusto mo ako, gusto mo tumino yung mga, hindi ka na magsisermon, set tayo ng standard na napaka-taas. Kaso, siyempre, ang doon si nanay, hindi mo na pwede alasan ng TV. Okay, yun na lang isa. Okay, yung nakapagtatanggap ko yan, di ba? Huh? Yung kamalayang binibidawan nyo, halimbawa, yung kalayaan, lahat nangungunas ang kamalayan ko, ay talagang sumusunod talaga lahat. Alam niyo ang kalayaan sa akin? Sa ganito, hirap. Ang hirap. Pero alam niyo yung kalayaan sa akin ngayon, gawin kung ano yung dapat gawin. Ah, yun ang gawin. Hindi yung gawin yung hindi dapat gawin. Which is, halimbawa, bisyo, etc. Manira ka dyan ng tao. Hindi yun. Ang kalayaan sa akin yun. Gawin yung magawin yung perfect will of God. Yes, amen. Yun ang dapat. Yun ang tunay na kalayaan. Ang freedom ko ngayon, ang freedom ko ngayon, nandun. Yes. Yung, halimbawa, freedom na to do. Nasa nyo ito, halimbawa, dami kaya naming wine. Okay? Sino ayaw ng wine? Ako, pag naka-wine, talagang very creative ako na ayun, at saka dahil pagkalalaki, magiging turbo ako, ganyan. hindi ako nagpa-plastic. Hindi katulad ng mga may inong dyan. Napakasarap, yung wine, etc. Ano may sinasabi? Pero sa totoo lang, ha? Turo pa nga ng doktor? Ang wine ka kasi, mga barado mo agad. Ay, ang dami nga yung one week kapatak, hindi ako umiinom. Bakit? Naglaway lang kami. sa akin ang kalayaan, yung hindi ako inom. Yes, hindi ako inom, kahit na-require pa, hindi ako inom. Huwag lang napanggalingan ito at mag-trigger ng mas malalaking mga... Yes. Halimbawa, anong pipreach ko sa'yo? We are surrounded with crowd of witnesses. Oh, kasi ano yun, iba na ako yun eh. Yung talagang ibig sabihin dito, double holiness. Mm-hmm. Oh, if there will come a time na, halimbawa, na-disciplina na tayo. Mm-hmm. Talagang hindi na tayo nagra-rationalize. Hindi na tayo... Ay, ano lang ito? Yung pala, desire lang ng puso mo na nadi-disqualify ka doon sa dead barrier. Meron akong gusto. Ibig sabihin, darating ang araw, okay? Kung nandito pa tayo, baka hindi lang simple. Baka anim na tapayang alak nga. Ipainom ko sa kanila, lamban. Kaya lang, laklakin na lang. Oo nga, tinday. Sa Laguna.
eh. Si Tatong naman, metanol. Bakit naman na yung metanol? Wala, may namatay sa lampano. Kaya nga, pero hindi sila uminom nun. Balik tayo sa death burial. Punta mo tayo Quezon. Alam niyo, delikado ito eh. Sige, amen. Once na na-miss mo ito, malulot swipe ka. Buti kung walang sinabi si Lord, remember. At saka yung all. Kumbaga nandito kayo sa... Hindi pwedeng 50%. Hindi pwedeng. Mara, nararationalize natin. Ha? Reward natin. Oo, yun nga. Laging nakapag-epekto sa atin. No? Yung reward kaya nga, nire-review ko lahat yung mga doctrine ng mga Christian na kaipwensya sa mind ko. Tulad na ng mga Catholic na protection. Karanihan, basura. Kaya pala yung Christian, hindi ganito ang mangyari. So now. Kaya pala kami, 27 years. Pinagtsagaan ni Lord. Takot-takot na aral. Takot-takot na lahat na yan. Para lang mag-arrive tayo talaga sa tunay na doctrine. Na pag walang gospel, di pwede mag-disciple. Pag wala namang discipleship, walang gospel. Walang gospel. Yes. At memorya mo ba yun? Malaman. Yes. Pinaniwala mo na for so many thousands of years, di pa rin totoo. Yes. Na dumaan ka doon kung walang obedience. Yes. Parang kay Jesus Christ, sabi niya nung ano yun na siya, patay na, di ba? Sabi niya, di ba sabi niya? Let this cup. Di ba parang gano'n eh? Sabi ng Diyos. Hindi, mayroon siyang ibang binanggit na hindi mo natamaan. Ah, binibigyan siya ng pampamanhin. Suka. Lampanog. Pero may disciple. Ano yun? Anesthesia. Mm. Talugin niya yung mga doktor na expert sa mind. Para hindi niya maramdaman. Ayaw niya. Para maramdaman niya. Binata niya yung sakit. Ayaw niya. Discipleship yun. Sabi mo yung dinanas niya ron? Yung palang discipleship, yung mga toko yan. Oo, marindi mo. Siyempre, yung mga pain na... Hindi naman pwedeng sabihin na rin doon tayo makikigaya nang hindi talaga kumukonekta sa gospel. Kasi magpapanggap ka Jesus. Hindi naman. Hindi naman. Ay, gusto lang ng Panginoon talaga, pag naniwala ka sa gospel, tutuwanin mo. Namatay ka mo eh. Hindi patay ka. Anong desire mo rin? Wala. Nilibing ka. Ano pang desire mo sa daigdig? Wala. Eh, ba't meron? Hindi ka naniwala. Kasi it's all in the mind. Pagka yung mind mo hindi talaga edukado sa gospel, dalawa lang, either irrationalize mo kasi wala ka ng kasalanan, o kaya pangangatawanan mo. Napatay ka na talaga. Ibig sabihin niyo, nakaraan, nandun tayo sa una. Kaya nawi sa abuse. Ligtas na tayo eh. We are saved by grace through faith. Easy believation, para sa labas. Ang bantay lang natin sa kanila, gospel talaga tayo. Sa kanila, accept Christ, surrender, confession, etc. Wala yun. Yung gospel natin, swak na swak. Yun na yun. Kaya nga hindi tayo pinabayaan ni Lord. Sinundan tayo. Amen. Sinasatamang landas tayo. Malugmok. So iba, tingin nila rito, kahit ako kuminsan, mapahit. Yung mahirap. Wala ka lang kaligayan. Sa totoo lang, baligtad. Ako doon ko lang alam ngayon namin yun. Yung aking joy. Wala kang takot. Peace, yung aking kabayapan. Sa totoo lang, hindi ako mabobong tao. Na-examine ko yung mga joy ko noong araw, yung happiness sa mga babae, sa mga anak, sa mga happiness. Wala! Hindi pwede itong bas dito sa talagang banal ka sa Panginoon. Yung wala kang guilt. Yes, amen. Walang guilt. Dahil pinatawad. Walang stress. Ano sinasabi ko sa inyo? At kapag kaya, pwede ba, halimbawa, yung mga pinag-text-text nyo sa akin, kaya nabubwisit ako nyo siya, nanonumpat yung iba, ay kayo naman, bakit kayo manonumpat? Lahat naman tayo makasalanan, lahat naman tayo. Pare-pareho lang yan, kaya maliit malaki. Pag sinabi ni Lord, pinatawad ka, huwag mo nitanong kung kailan. 2,000 years ago. Just believe it. Kung ayaw ka naniwala doon, ngayon din, wala nang alam si Lord, ang pinagsasabi mo. Kaya pag mayroong manonumpat sa inyo, satanas talaga. Huwag kayong papayag. Kasi nililinis na tayo ng Panginoon. Kasi pag may konti kayong gift, naku, bumutas ang inis at rakit. Yung ba naman yung napaka-sakit ng mga tao na mula magang din gabi, yun ang dilemma, kaya sila may psychosomatic disease. Kaya sila walang peace. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Tiyakin lang na dumaan ka sa death. Kasi kahit sabi mong pinatawad ka, hindi ka pala namatay ng libing. Paano ka panatawarin? Wala pala talaga po yan. Yun lang dahilan kaya ka pinatawad. Kasi namatay ka kasama ni Jesus. Libing kasama ni Jesus. At binalidate mo. Pinuprove. Kung noon hindi,
Validate mo ngayon. Yes, amen. Lagyan mo ng boundary yan, na magmula ngayon, na Satanas, dyan ka lang, ha? Huwag mo akong susumpat-sumpatin. Ganun ako eh. Amen. Sino nga, sino hindi nakaranas na hindi ka puspos. Di ba dyan? Pag hindi tayo puspos, hindi ka nga pumapatay, naulit ko, hindi ka nangangalan niya. Andiyan na may sama ng loob mo. Pag-ihinala mo. Di ba? Pareho lang yun. Pareho lang yun. Minagnify mo na lang yung ano, yung sama mo ng loob, yung galit mo, yung pot mo, yung pagangalingan mo, kasi meron kang values. Yes. Marahal yung bakla, hindi na magseserious tulad mo, kasi tomboy ka, okay, normal ako, normal, hindi ka. Pero lahat tayo, merong bunga ng laman. Gusto nga yun. At lahat ng bunga ng laman, kaya maliit malaki, laman pa rin. Yes, hallelujah. Amen. So, at saka sa totoo lang, ito, lalaban ako ng debate sa philosophy. Yes, the Lord. Patutunayan ko lahat ng values sa dating pare-pareho lang. Hallelujah. Kahit ano. Walang value. Kahit nagmura lang ng konti. Nag-white lies. Pumatay ka ng million-million, pare-pareho lang. Lord. Pare-pares lang pala. Pare-pares lang. All have sinned. All have sinned. So, kimalit. Diba? So, yung requirement. Sa rapture, tiyakin nyo. Tiyakin nyo. Yan ang intindihan natin. Kasi ito yung message for the last 27 years. Katakot-takot ng doctrine niya. Maniwala ka. Nauwi lang tayo ngayon doon sa ang paradigm lang natin, death burial. Yes. At doon, naka-prison time. Yes. Nung si Jesus Christ na matay na living doon, hinto ang time. Mm. Babalik lang yan pag yan na-rapture na tayo. Babalik na pala ako dyan. 7 years, tribulation period. Yes. Matagal na nila lecture. Ganon din sa atin. Pagka namatay tayo ni Libby, wala nang time. Oh, wala sa atin time. Dito. Mm. Lahat ng buhay na niya nakaroon, wala na. Done with the wind. Kaya yung, ewan ko, may mga tigan na ba'y siya nagpo-post dyan. Ang issue na ito. Lahat ng nakaraan ko, lahat ng ano ko, issue ko, kamatay na. Namatay na. Tapos. Ganda sabihin. Kaya alam, mami-ami, may pagsunog sa mga bata. Kaya sabi ko, manda kayo, patatag kayo dyan. Bibiro-bibiro. Ibabalidate mo yan. Kasi si Satanas, tayo ang punteriyan. So, gusto nyo ma-rapture? Huwaya. Gusto ko. Amen, Rose! Amen. Pwes ang requirement, death burial. Death burial. Wala kang desire. Halimbawa ito, nililigyan ng anak ng general. Eh, nag-develop. Halimbawa na. At pag nag-develop ang tao, maniwala kayo sa akin. At pakirap bakla sa inyo. Pag-develop ka na sa simento, sa bayabas, sa chinela, sa lote, sa bilyon, huwag lang sa tao. Oh. Dahil pag nag-develop ka sa tao, ayaw mo na kumakapit ko yun. Yeah. Kuya, may sasabihin ako. Oh. Eh, ito, medyo, hindi naman masama eh. Di-edit niyo. si Rose, medyo malayo naman kay Renz. Pinagpagalitan ko siya kasi kung dumarating, sinisimangutan niya. Bless. Eh, nangyari. ako mismo nagsasabi, uy, ayusin mo naman ang ano niyan. Pati si Jimmy. Ay, hindi. Gusto mo lang maging... Tinuruan siya na ang kapanya. Maging, ano, maging good manners yung right hand. Dahil iyan, hindi nagpuntel. Ang kapatan niya eh. Okay, ayun, pero, yun hindi natin pinipilit ito sa pwede dito para sa gospel. Baga ako pala ang may ano noon nun. Kaya nga, nandito si Shasha, ay hindi ako pwede magsalita kung wala si Shasha, sabi siya ngayon. Kasi baka mahan niya, pagkamalan ni Shasha, porque sinilang siya, andog siya, safe siya. Ang requirement sa rapture, kailangan talaga dumangay ako at ako ng death. Death burial. Para ma-check nyo na dumangay doon, hindi lang doctrine. Hindi lang yung na, namatay na ako ni Living by faith. By faith lang yan. Yun ang nilalagay niyo kumisa. Oo nga, kuya. Kung sa tinig banggango, kulang. Kulang yun. Real. Yung nilalagay niyo sa Facebook, kulang pa. Nung araw, pwede na yung sa Facebook, by Facebook, namatay na rin. Wala ka rin. Ang January Spirit, kulang ng kalahati yung disciples. Yeah. Gets nyo? Let's go. Kung ayaw naman nyo yun, ipag-pray nyo, natamatay na kayo. Hindi. Mas mabuti mamatay na lang. Nung mamatay ba yung St. Peter? Kaya ako siguro nagtas pero ibabalik sa tribulation lang.
kasi napasaw niya. Pagka dumating si Lord, ito ha, wala akong kaduda-duda rito, ito yung totoong doktor. Pag dumating ang Panginoon na rin, tumulog ang trumpeta, sumigaw ang arkanghel, pagkatapos hindi ka qualified, kasi may pagnanasa ka pa sa daigdig, no? Meron ka pang plano rito, sign hindi ka dumaan sa burial, no? Dead burial, wala, hindi ka mababagong katawan. No? Pag hindi nagbagong katawan mo, tapos walang 40 days. Yung 40 days na doctrine na dito, na minor doctrine. Kasi kumisan, nakasakay doon yung iba eh. Ako hindi ko sinasabing dogmatic ako rin. Sabi ko sa mga na siya. Kasi nga iba, kaya sila nagre-relax pala dahil sa 40 days na yun. Yung may save na. Oo, oh, ayun, save naman ako niyan. Huwag kayong magbabago ron. Hindi ako dogmatic nung sa 40 days. Dogmatic ako, sigurado ako sa gospel lang. At ang death burial, okay? Ang gospel. Now, pagka kulang ka ng requirement dyan sa death burial na yan, dahil makikita nga ni Lord na may tumitibok yung puso mo rito, hindi ka interesado sa church. Okay? Maiwan ka. Hindi ka masasama. Anong kinabukasan mo? Yan sa daigdig. Yan, tangyayagot na naman yung mga tao sa daigdig dyan. Hindi nila alam. In fairness, ako naman, 50 years. Almost. Na pinag-aralan ko yan. Talagang may tribulation. Okay? Meron talaga. Meron. Sigurado ako doon. Okay? Ang Panginoon Yesus, ang paradigm ko, hindi yung mga Bible verse ni Paul. Bagamat kung Bible verse ni Paul at saka ni Matthew, ni Luke, ni Peter, at saka kung siya niya, eh, magmula sa Old Testament, Daniel, at wala, tama pa rin ako, kasi ang talagang nangungunang doctrine, pagdating sa eschatology, pre-tribulation. Bible yun, ha? Expert niya, ano yan, expert knowledge yan. Pero kahit alisin mo yun, ang talagang paradigm ko si Jesus Christ, bago yung death burial niya, suffering and death burial niya, meron muna siyang Getsemani. Na ayaw niyang mamatay kasi pwede na siya sa langit, pwede na siya ma-rapture. Eh niya, kaya lang namatay kasi para sa atin. Tapos, sinuli na siya, tapos meron siyang death burial. Ang death burial, Day of Atonement. Second coming of Jesus Christ, ang katapat nun sa eschatological, theological Bible, no? Na sound doctrine. So, bago namatay si Jesus ni Libing, nagdusa. Sufferings. Tribulation. Grabe. Yung 7 years, pinagsiksikan doon sa 24 hours niya. Lumuwa ng dugo yun. Yes. Pinawisan ng dugo. Talagang sinabi ng mga roast chicken na iniyon ni Simon. Okay? Yun ang tribulation niya. Bago yun, pwede na siya ma-rapture. Ganun tayo. Bago yung second coming, o patumbas yung death ni Jesus Christ, meron mo ng suffering ni Jesus. Sa daigdig naman, tribulation. Yan ang paradigm. Yan ang parallel. Bago yung tribulation, rapture. Ba't hindi tayo kailangan mamatay? Eh, namatay na nga si Jesus. Sa din, at namatay tayong kalapit niya, nilibig. Na-validate. Napaka-nakabasa tayo, kukunin tayo, rapture. Ang kaso nga, pag hindi ka dumadong sa death, burial. Paano ka i-resurrect? Paano ka itatransform? Eh, ang requirement, death, burial. Ginawa na ni Jesus. Of course, ginawa ni Jesus. Nalakip ka doon, nabautismo ka doon, tanong, asa inyong proof, yung validation na talaga namatay ka. Diba? Gets nyo? Kaya, nire-review ko lahat ng history ng mga early Christians, yung mga tunay, hindi yung mga peke. Lahat sila, mayroong discipleship. Sobra nga eh, yung sa mga tigay Smyrna. Nandiyan. I-download nyo, yung nasa e-book natin. Ginawa ko yun, 1980. Martyrs for Christ. Eto na naman, tinatanong ko yung mga kasama natin. Binabasa na ba nyo yun? Walang nagbabasa. Walang nagbabasa. Sa totoo lang, basahin nyo yun. Sigurado kayong, dalawa lang, kainat na yun. Either mag-resign kayo sa Christianity. Okay, subo nyo sarili nyo. Patay kong patay. Bakit? Totoo mga Christian yun. Sinabi ni Jesus sa Revelation 2, Church Smyrna dyan. Walang rebuke ni katiting. Pinuri sila ng Panginoon. Yung mga nag-suffer and die for Christ. Eh? Yun ang ating mga santo't santa. Yung mga martyrs for Christ. Nandiyan, malaking excuse. Nandiyan sa Revelation 2. Nandiyan, meron ka baglan? Yan, hindi ano nyo yun, basahin nyo yun. Kaya ako minsan nalalamig yung ibang mga...
ano mga sa ano? Nandun sa ano yan? Sa si? Sa Mexico? Sa for the last days. Ay, ano mga sa akin siya? Pwede ba? Sa ganyan. Pangalawa sa Bible, yun ang basahin niya. Una, Bible. Pangalawa, Bible. Ano Bible? Pang-apat yung Martyrs for Christ. Ba't ako ganito kayo yung dorso rito? Dito kasi nimulan ni Lord. Ha? Kaya tinutokso ako ng mga Amerikano. You want to die for Christ? Sabi na sa akin. Yes, what's wrong about it? Christ died for you already. Eh? Ano, yung easy believation niya. Nung araw pa, inaadlangan ako ni Satanas. Pinipilit akong dalhin. So, ang salvation, madali lang. Natatangay ako doon. Maraming panahon. Di ba, dito nakaraan, puro ako ganun dyan. Ako, ang discipleship natin, church. O, wala namang gusto mag-surrender sa church. Gets nyo? Wala. Ba't ka natawa? Totoo, hindi. Totoo ko eh. Kaya naghanap, meron akong deep longing, subconscious feeling, na talagang may problema itong church. No? May problema. So, yun, gumawa ang Panginoon, ng kaparaanan, siyempre, nagamit Satanas, nagamit lahat. Alam mo naman si Lord, napakatalino niya, kaya niyang gamitin lahat. Para lamang i-trigger man lang itong ganitong disciples. So ano itong ating dinadaanan? Death burial. Oh. Ang tagal na nating dinaanan yan. Oo, dinaanan mo na yan sa context ng intellectual content ng buong history. Hindi lang ni Jesus at ng buong dahilan ng buong universe. Death burial ang dapat mong daan. Parang yung dispensation, bless. Kailang daanan mo yung death burial bago yung resurrection ng daigdig. 6,000 years yun, ha? Bago yung resurrection ng daigdig at ascension ng daigdig, city of God. Eh, magugunaw pa yun. Parang yung church. Alam niyo ba nung araw ginaganito tayo ni Lord? Pero every time na may makita si Lord na apostasy, nalalamig tayo, makompromise, ang kamukha doon, parang yung millennium na ginugunaw tayo. Ano yung gunaw doon? Pinapakawalan si Satanas. Magugulong ba ang daigdig? Destruction of the universe. Itong church na ito, nung araw pa, ginaganyan ni Lord. Every time na may gusto siyang gawin sa atin, i-promote tayo, ayan muna si Satanas eh. Sige, bahala ka niya sa Satanas. Pagka nangyari na yan, gagawin niya, saluin niya. Destruction. Sasaluin tayo ni Lord, po-promote tayo sa higher level. Amen. Gets niyo? Ayan, nung araw pa. So ano yung pinakauling ito? Sana nga ito na lang. Itong muling ito. Ano ito? Parang destruction of the universe. Gets nyo? Kumbaga, bagamat nung araw pa natin sinasabi, si Jesus na buhay natin, namatay ulit. Alam niya? Namatay ulit. Double dead. Yung tinatang nating second physical gospel. Paulit-ulit. Yun na sinasabi kong progressive illumination based on progressive gospel. Holy Grace agayod eh. Ito, mara tayong kagagaling lang sa destruction of the universe. Very traumatic, very catastrophic. Nagunaw tayo. O ikaw. Yan o. So, ito na yon yung bagong langit. Walang kasalanan dyan. Walang lang dyan. Puro love yan. Puro order. Puro prosperity. Puro masarap yan. Yan ang gusto ng Panginoon na ilagay tayong kalagayan ng church. Yes. Sa totoo lang, pag tinuto natin ito, i-bless tayo. Amen. I-bless tayo, hindi lang inwardly, pati materially, physically. Yan ang delikado naman konti. Baka mamaya, lingunin natin. Eh kasi, alimbawa, sa 29, anong sasabihin ko sa inyo? Sasabihin ko, panatawanan natin ito. Kung paano yung mga early Christians, binigay lahat. Okay, so, sa church. Nag-assign sila ng 7 deacons. Dito rin. Mamimili ngayon ang mga deacons. So, pinuno nyo. Kasi ano man yung property natin, manage siya. Yung walang magnanakaw, walang magsisinwaling, walang sisimple, wala lang. Ang layo nilang, church na. Okay. Nasa loob ng napaka-iksing panahon, kung isang buwan yan, makita ng buong daigdig. At sasabihin nila, finally, see! How they love one another. See how they became prosperous in such a little time. Yes. And resources. Yung milagro yun, yun ang papakita natin. At mula ngayon, officially sa 29.
noong 29 ng September, tuldo ko na natin. Yung nakaraan nating mga failures. Doctrine, kaisipan, failures, sa triumph. Tapos na yun. Yes. Lala, no more, no more. Itong 29 na ito, mula ka yan, 29, bagong ano na ito. Episode ng buhay ng Diyos. Gusto ko yung pinost nyo kanina sa Facebook, TGIF. Dati, alam natin, thank God, it's Friday. Pero ngayon pala, thank God, I've been forgiven. Tama ba? Oh, kala ko, I'm free. I've been forgiven. Forgiven pala. TGIF! Thank God, I have been forgiven. Oh, I was forgiven. I'm forgiven. Thank you. Napakaganda, di ba? Yung pinatawad na tayo sa lahat ng ating nakaraan. Mga liko-liko. Oh. Amen. Rose. Hallelujah. Thank you for the blood of Jesus. Wala naman mga ano dyan. I-edit ko mga nasa trabaho. Maganda. I-edit ko naman. Dito naman. Meron pa ang gustong sino pinapose sa Facebook. Yung I beseech you therefore, my brothers and sisters, that you present your bodies as a living sacrifice, oh, holy and blameless, and acceptable unto God. For this is your reasonable worship service unto God. May nilalagay kayo dyan. I am a living sacrifice. Yung ganun, di ba? Gusto ko yung mga letra niya. Very artistic. Yun ang worship. Yung surrender. Pero hanggat meron tayong pinagsusurrender dito. Moment by moment. Ibig sabihin, kasi para lang sa mga ano, hindi lang yung sa preach ka, hindi lang. Kundi bawat, kahit yung nasa bahay, halimbawa yung meron tayong gathering, yung kahit na yung... Tinanong ako sa nabay siya, ito naka-rival tayo. Kasi meron silang doctrine kung isa yung mag-asawa, bahala mag-sex. Kako, hindi. Utos, mag-sex kayo. Okay? Sa mag-asawa. Naalala mo nung araw tayo, Sular. Hindi kami pwedeng mag-sex nang hindi kami nagpe-pray. Okay? Sabi ni Paul, mag-pray. Tapos, yun, pwede. Hindi nga pwede, hindi. Maliba kung hindi mo asawa. Okay? Pagka asawa mo, utos pa nga eh. Kaya lang, nakasurrender kayo. Hindi nyo ako? Walang alaw, walang Malaysia, wala yung mga kanimala, wala yung mga napapanood nyo sa nag-pray sa kayo ng pornograph, mga pornopi. Ganyan. Hindi yun. Ang sinasabi ko, pure. Yung sexual relationship ng mag-asawa. Ano yun eh? Sign ng worship. So, pag napakataas na form of worship, magiging isa kayo, yung lalaki, yung babae. Okay. Pero, kanina nasabi ko, binubuo ko yan. Kung nagiging adlang. Pag nagiging adlang, pati yung marriage, buwagin. Makala ko ba, hindi, Diyos lang nagbubuo. Diyos ka! Sino ba nagkasal sa inyo? Church. Sino bang nag-officiate? Ako. Kaya kong buwagin. Ayaw niya, diwa. Hindi kayo kasama sa church. At gagawin ko yung pagka magulo kayo. Magulo araw-araw na. Kahit dito sa daigdig. Pero pagka yun eh, ang pamilya, talagang sign na talagang parang langit. Panginoon, tsaka yung church, ng Diyos. Yes. Napakasarap ng pagsasama. Ba't mong buwagin? Magkatimuhan kayo sa Panginoon. Amen. Di ba? Ang binubuwag ko sa pangalan ng Panginoon, yung sinabi ni Jesus. Pagka yung anumang ano yan, kaya individual na eh. Kaya partnership, magkaibigan, tropa, at sino ba? Guys sa business. Kahit billionaire ba yan, at napakalaki ng pakinabang mo. Alisin sa landas mo yan. Kasi hindi pwedeng umad lang sa napakalawak na glory ng Panginoon. Bobo ka na lang, pagka inayaan mo may umad lang. Napaka-bobo mo. Napakaliit na bagay itong daigdig na ito. Pagpapalit mo ito sa eterno. Sira ang ulo mo. Walang ano? Magmumura ako doon pag may kausap ako. Na hindi nila, halimbawa, sasabihin, baduya. Ikaw ang tanga. Kasi kung i-explain ko sa'yo, kung nandun, baka makinig ka lang ha. Hindi yung bias ka agad. Sige nga. Sabihin nila, ba't mo alam eh? Quantum physics, quantum mechanics. Di ba? Baka hindi ka scientist, tanga. Di ba? Naku, naiintindihan niyo ako. Si Jesus matagal ng quantum physician. Kung ano yung iniisip mo rito, yung ka. Akala lang iba, nag-invento ako ng doc. Di ba sabi sa Bible, umingi kayo kahit ano. Okay? Para mag-glorify ang Diyos. Ang kahit hindi kayo umingi. Ano yung iniingi ko? Yung mga multiverse. Ba't ako ingi ng maliit na bagay? Yung mga billions and billions of universes doon.
Yan ang iniingi ko. Eh, iniingi ko yan. Bibigyan niya. Iniisip ko yun. Nakakin yun. Sabi niya, ano mang iniisip yun? Pinag-pray niyo. Tanggapin niyo. Meron na. Ang alam ko talaga, may nakahanda ako maraming university. Kulang pa nga eh. Kulang pa. Lahat ng may imagine mo. Ngayon, tapos papapalit ko rito. Ito, napakaliit na sarap dito na hindi naman sa Diyos. Gets nyo? Okay. Ay, hindi mo gagawin pagka, halimbawa, halimbawa, bless, ang sweldo, ang sweldo, ang gantimpala, super, super laki, sa isang oras, trilyong dolyar. Tapos gagaling ka, oras mismo, maniwala ka lang, sasabihin nung nagpunta rito. Di ba? Halimbawa lang, ano hindi mo gagawin? Kung si Satanas mag-o-offer ng higit kaya sinasabi ko, sasampahin ko rin siya. Mm. Ang kaso nga, Satanas, ang gandun lang sa abis. Maglaya niya rin, sandali lang. Ingat, in-o-offer niya ngayon ng lahat ng kaharian sa buntag. Tinatanggap naman ng mga pangyayot ng mga nag-aaral natin sa mga university, etc. Pinamamalaki nila, itulado sila, marunong sila, mga technologies. Eh, galing kay Satanas siya. Amen. Lahat gagawin nila. Pupunta sa abroad, pupunta sa ganito. Hindi ko sinasabi masamay, mag-abroad. Ang sinasabi ko, practical lang tayo. Anong hindi mo gagawin? Yung mga babae nga, binibigay, pati pagkababae nila eh, di ba? Makakuha lang napakalaking pera, etc. Yung iba, lahat. Ginigive up nila, pati pamilya nila, para lang makapunta ron. Okay, maka-accomplish itong career niya, di ba? Walang masama, gina-justify pa nga nila. Pinupuri pa ng mga tao. Kung ganon, ba't hindi mo tatanggapin itong mas malaking offer na ito ng Panginoon na pag kinumpirm itong offer ni Satanas? Wala. Ano, yung buntot ng pulgas. Oo, tama. Ba't hanapin mo pa yung buntot? Ayan, yan ang karangalan ng daydream. Yan ang pain, power, and glory ng daydream. Ganyan katanga. Ganyan katanga ako nung araw, nung ako i-obsess ko yung obsess ako sa daydream. Ganyan tayo katanga. Hanggang ngayon, obsess yung mga tao sa daydream, puro kayo tanga. Mayaya talaga ng Panginoon ito yung magkaroon ka ng unawat at all dito sa Gaston talaga. Ay, kung gano'n naman, halimbawa, kung yung iba naman na, ay, ano ka lang, na-reliyon ka lang, hindi tinatanggap yan ng akademik. Eh, doktor nga ako sa philosophy. Oo. Nakita ko. Doktor nga ako sa humanities. Humanities. Ang humanities, noong araw, lahat sa ako, pati philosophy, pati medicine. Yes. Lahat. Literature. Sige, ano pa? Science. Nominee yan, di ba? Global. Sino sabihin mo nga kung saan ako gusto kong gawin ngayon? Ha? Sabihin mo kung siya. Golden Eagle. Year. Award? Peace. Nobel Peace. Award? Malaysia. Ayaw ko. Ayaw ko. Pero, ganun din ang sinabi ko nung araw. Kung gusto nila. Ako ayaw ko. Hindi kailangan. Pero i-offer mo sa iba yun? Dito? Gagrab nila yun. Ano eh, gagrab natin? Sipin mo, meron kang titulong Nobel Peace Prize? Golden. Buong Asia? Oh. Ako raw number one na nominee, yung lahat, simple lang. Sabihin lang nyo, pag-grab natin. Alam bakit? Sumusobra yung bilib sa akin itong mga nag-nominate sa akin. Ba't hindi ko sila sinisisi? Marami meron silang nakikita sa akin. Marami Satanas. Pinaoperan ako lang ngayon para medyo ipagyaman ko. Hindi naman galing sa Diyos. Galing ngayon Satanas. Kaya ako tinatanong ko kayo. Kasi yung iba, talaga kinakayaan nila to. Lalo yung mga nag-aaral dito. Sipi mo, sa Nueva Asia, karamihan doon, mga professional, mga teacher, mga professor. Tapos ako, tigabundok din. Tinatanong ko sila, gusto ba niyong kunin? Gusto. Ay, ngayon, medyo, di ba? Nabawas-bawasan konti yung complex na nakulto sila. Tama. Pero, mahirap din magbago ka ron, kasi sabi ko lang yan. Kasi nasabi ko, kahit anong standard dyan, hindi na tayo. At tuloy tayo, kahit anong standard. Gamit lang tayo. Standard ng tao. Apasan tayo hindi sila. Apasan ko. Standard ng Diyos. Nasa doon pa saan. Saan ka pa? Saan ka pa? Nalamigin yung soft drinks?
Oy, baka kayo. Sabi lang sabi. Papasabasa tayo sa doctrine ng existentialism. Eh? Tapos ba tayo sa natural? Lahat. Sa close, kahit saan po. Kahit saan po. Close sa open. Lahat na tama na natin. Tapos ba tayo sa supernatural? Naku, lalo na yun. Close system siya, open system. Tapos ba tayo sa secularism? Yes. Diba totalitarianism, utilitarianism? Utilitarian, pragmatic. Ay, ma. Lahat ng mga philosophy nila. Totoo sa atin na tayo nag-bilinan. Yun ang mga ibang mga debater sa YouTube dyan. Yun ang mga doktor nila. Ano ba pinuprove nila? May Diyos. Diba? Eh, ano kung pinuprove nila may Diyos? Yan. Si Puting aso, may pumasok na aso. Eh, ano kung pinuprove nila dyan na may Diyos? Malaking bagay na. Wala namang, wala namang yung sabihin yun, di ba? Hindi naman nila mapalabas yung Diyos nila. Ah, yung sinasabi ko sa YouTube na sabihin mo sa tao, may spirit ako, nakikita naman natin, nakikita lang katawan mo. Ah, pakihirap yung prove na mayroon ng spirit. So, ganun ang Diyos. May approve ng mga talino, may Diyos. Kaya lang walang katawan. At ang katawan ng Diyos dyan. Yung church. Kaya dyan ang nalaman yung... Ang kalaman yun kasi, di ba, sa buong dekdeg, wala ang nila ang Diyos ang katawan ng spirit. Well, doctrinally, sa Christianity, in church. Problema, wala silang methodology na sound para masabi nilang Church of God sila, Church of Christ. Kasi wala nang material. Di ba? Tuna daw ang panahon. Ah, okay. Mas masarap. Tuna pizza. So, napaka... Itong gospel na pinaniwalaan natin. Ito na. Ang kailangan lang yan dyan, i-validate.